Magandang araw, ako po si Sir Ariel, ang IELTS lover ng EdTech Unit. Narito po ako para sa isang napakagandang balita at upang magpaalala na ang kinabukasan ay mas gaganda at uulad kung ang lahat ay patuloy na mag-aaral. Sa edukasyon sa ating bansa, tiyak na walang maiiwanan sa pag-abot ng mga pangarap. Kaya naman ang Department of Education ICTS Educational Technology Unit at Alternative Learning System Task Force ay nagtutulungan sa pagkakaroon ng IELTS Tech Empowerment Program upang maihatid ang excellent quality education sa ating mga IELTS learner and teachers. To easily deliver the lessons from the modules and other references, we will provide tablet PC as part of the DepEd Computerization Program to all IELTS teachers and orientation on the use of these packages. To deepen the pedagogical use of information and communications and technology in delivering instructions, there are training workshops on the use and curation of Open Educational Resources or OER, Google and Microsoft productivity tools, creation of video lessons using PowerPoint presentations and KineMaster, and on ebook or e-magazine development. To create an avenue for remedial lessons that is open to all learners, teachers, and parents, we will have the eTulay free online tutorial and mobile eTulay, where we will visit remote schools to feature the best practices of our IELTS teachers and learners. Sa mga out-of-school youth and adult, laging tatandaan na may pag-asa upang makapagpatuloy sa pag-aaral. May IELTS para sa inyo. Ang edukasyon ay para sa lahat. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating eTulay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, IELTS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang eTulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin.
tayo ng matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Hello, hello. Good morning po sa ating lahat. Isang spectacular day sa ating lahat. Kahit po alam natin ngayon na holiday, ay nakiisa pa rin po kayo sa amin ngayon sa pagsama sa ating Level Up Session for Learners with Visual Impairment. Ayan po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako pong muli si Tutor Noel na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Ayan ba, nabati ko lang po ang aming SPED supervisor na si Ma'am Merlita Sayago at ang aming pumbutihing school principal na si Madam Lolita Susan Juan at lahat po ng aming mga kasamahan sa Antipolo City SPED Center. Hello, Tutor Elaine. Good morning. Hello po, Tutor Noel. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga nanonood po sa ating live Itulay Level Up Sessions mula man sa inyong bahay o saan komportabling lugar man kayo ngayon. Salamat po kahit po ngayon ay holiday, ay kasama po namin kayo sa isa namang pag-aaral para sa ating mga learners with visual impairment. Bago pong lahat, hayaan niyo po muna kaming batiin po ang aming mga head sa aming pong Region 9, ang aming Regional SPED Coordinator, Dr. Ramil Kael, ang aming din pong Division Superintendent, Dr. Maharani Jacinto, ang aming Division Special Education Coordinator, Dr. Saturnina Abahon, at pagpapasalamat din po sa aming District Supervisor, Dr. Lida Burungan, at ang aking napaka-supportive na School Principal 3, Dr. Myla D. Abayon. Kasama po ng aking mga kasamahang guro sa Molavi Regional Pilot School SPED Center. Sa atin pong lahat, sa mga guro, mga magulang at mga mag-aaral na nanonood po ngayon, isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Muli po, kami po ang inyong volunteer online tutor sa umaga ito. Ako po si Tutor Elaine, kasama ko po si Tutor Noel. Marami na po silang pag-body to Tutor Noel sa ating pong comment section. Magandang umaga po sa ating lahat. Simulan po natin kay Mary Ann Lapis Sidolan. Good morning, watching from Malita, Davao Occidental. Andito din po si Ma'am Rose David. Good morning po, watching from Dalandan. Ma'am, si Sir yan. Ah, Sir. Sir Rose David. Salamat from Division of Valenzuela. Hello po. Opo, Dalandanan Elementary School, SDO Valenzuela. Kasama din po natin si Ma'am Eliza Jane Atriguino. Good morning po. Grade 6 pupil from watching from Malasin Elementary School, SDO City of Ilagan, Region 2. Advisor na po niya si Joanne M. Dardil. Ayan, good morning din kay Justin Adrian Reyes Rojero na palagi po nanonood sa ating mga session. Good morning kay Crisita Noynay. Good morning, sir. Ayan, pagbati mula kay Justin na mula po siya sa SPED Joy Payatas B. Elementary School, Quezon City. Good morning din kay Francis Del Rosario. Pagbati mula sa Matias Elementary School, Angat, Bulacan. At kay Ashley Joyce Nicolas. Good morning from Divisoria Elementary School, SDO Santiago City. Good morning din kay Tutor Elmo na kasama po natin ngayon. Salamat, Tutor, sa panunood. Ayan, Tutor Noel, alam ko po na excited na po ang ating mag-aaral sa ating leksyon ngayon dahil sinisimulan na po natin ang pag-aaral tungkol po sa Braille. Good morning din po sa ating lead Itulay Tutor sa SPED, si Sir Demetrio Abelier Jr. Good morning po, sir. Good morning, sir. Ayan, no, nasa week 3 na tayo, no, Tutor Elaine, ng ating pag-aaral, no, ng second quarter at excited na talaga tayo. So, ayan po, no, ini-encourage natin ang ating mga viewers na tawagin na ang kanilang mga guardians para po makapag-full participate sa ating online activity for today. Ayan po, kailangan po ang gabay pa rin po ng kanilang mga magulang o sino pong pwedeng gumamit para po sa ating
comment section, pwede pong i-type muna ang pangalan ng bata nang sa ganun ay ma-mention po namin ang kanilang pangalan. Sa paghahanda din po, pwede po silang gumamit ng headset o kaya naman po ilakasan ang audio ng kanilang device nang sa ganun ay malinaw po kaming maririnig ni Tutor Noel. Ngayon, pagpatuloy po natin ang Filipino Braille. Sa pagkakaalam po natin, ang Filipino Braille ay tumutugon sa pangailangan ng mag-aaral ng sa may kapansanan sa paningin at malilinang natin ang kakayahan kasama na dyan ang pagbasa at pagsulat gamit ang stylus at slate braille. Ngayon po ay pinagsasagawa na po tayo ng mga kahandaan sa kanilang pagbasa gamit ang braille. Bago ang lahat, Tutor Noel, tayo po muna ay... Ayan, sige. Bago ang lahat, tayo ay magbabalik-aral muna sa ating nakaraang aralin sa panonood ng isang video clip base sa ating pinag-aralan nung nakaraang linggo. Ayan. So, nung nakaraan ay ang ating aralin ay nasusundan ang mga guhit braille mula kaliwa pa kanan. Ito, ang aralin pong yun ay tungkol po sa tracking. Panoorin po natin muli ang inihanda po naming video kung paano po ito gawin. Scanning. Ito ay ang proseso kung saan ang mag-aaral ay hahayaan na i-explore niya ang buong kabuuan ng nagawang aklat. Ito ang braille model. Hahayaan na ang magkadikit ng palm, i-explore niya mula kanan at mula kaliwa mula kanan at kanan papuntang kaliwa. Hanggang marating niya ang baba o ang kabuuan nito. Hayaan ang mag-aaral na ilipat niya sa susunod na pahina. Ang ating napanood ay ang demo kung saan ang braille cell mismo o ang guhit braille mismo ng ating ginamit. Ayan po, Tutor Noel. Okay, ayan. No? Binalikan natin yung ating pag-aaral noong nakaraan na tinatawag natin tracking. Ibig sabihin, nakatakunan ay inyo pong napapansin sa pagbabasa ng braille, tayo po ay magmumula pakaliwa papuntang kanan at sabay pong babalik tapos pupunta sa sa baba. Ayan po. Tandaan po natin, no, na kapag po nagbabasa ng braille, mas minamabuti po o mas minumungkahi po namin na gamitin ang lahat ng mga parte ng ating mga daliri. Kasi po kasi po minsan may mga instances na halimbawa nagkaroon ng allergy or kung ano man, magagamit pa rin po o mapapractice pa rin o masasanay pa rin na lahat ng daliri dapat po ay bumabasa. Kapag kayo naman po ay sighted, no, na nag-aaral ng braille, hindi po advisable na gamitin nyo ang inyong mga daliri sa pagbabasa. Ang mga visually impaired lamang po ng mga learners o ng mga mambabasa ang ina-advisean noon. Kapag po kayo titingin ng braille, ay gagamitin pa rin po kapag kayo po ay sighted ay read through your eyes pa rin naman po. Ayan. Sana po ang ating mga mag-aaral ay nakapagsunod po ng ginawa po nating tracking. Pwede po muna kayong gumamit ng yarn kung wala pa po tayo nung ating braille na nagawa na. Mga magulang nakasama ngayon, gawan po natin ang ating mga anak ng mga ganito pong mga kagamitan nang sa ganun ay masanay po sila at maging handa po sila sa pagbabasa gamit ang braille. So ang teknik na ginamit po dito, Tutor Noel, ay... Ayan, ang Putting Hands Together Technique by the Hadley School for the Blind. Ayan po, maidagdag ko lang din, Tutor Elaine, ano, na kaya po, no, gumagamit tayo ng mga alternatibong mga guhit braille or mga modelo na nagre-represent ng guhit braille upang ang bata po ay kung hindi pa siya ready
sa pagbabasa ng actual Braille ay meron po siyang magagamit na mga modelo na magre-represent ng Braille. Pero kalaunan, dapat po Braille na po ang gagamitin hanggang masanay po sila. Opo, tama po yan. Be resourceful kung wala pang Braille. Pero po, pagkaraan po ng ilang mga sessions po natin, ay gagamit na po tayo ng Braille slate at stylus. Kaya may panahon pa po para ihanda po natin ang ating mga kagamitan. Ayan. Okay, sa ngayon, Tutor Noel, ang atin na pong pag-aaralan ay tungkol po sa nakikilala ang Braille Cell na. Ayan, ito ay mula po sa Annex A ng K-10 Additional Curriculum Content for Learners with Visual Impairment ng Filipino Braille. Bago yan, Tutor Noel, tanungin po muna natin sila. Ayan, ano? Ayan, okay, sige. Nung nakaraan po, kung natatandaan nyo kami ni Tutor Elise, yung ating guest tutor, ay meron po tayong takdang aralin. No? Meron po kayang nakagawa ng modelo ng Braille cell. Kung ayan, meron po nakagawa, kung meron po nakagawa, opo, kung meron po nakagawa, Tutor Elaine, ano, sana po meron nakagawa para sana po may mag-send ng picture sa comment section, pero mas maganda po kung hawak ng bata yung actual na Braille cell or yung model na Braille cell po, yung kanilang hawak. Pero hindi po namin ini-advise na i-post po kasama ang kanilang mukha. Maganda po na picturean kasama ang kita lang po ang kanilang kamay at ang modelo na inyong nagawa or actual braid. Ayan. Kaya niyo ba ngayong kunan ng larawan ang iyong mga ginawang takdang aralin? Sabi po dito ni Princess Del Rosario, meron po kaming assignment na ginawa ni Kurt. Ayan, kaya mo bang kunan ito ng larawan? Sino pa ba dito ang nakagawa ng kanilang takdang aralin na isang modelo ng Braille Cell? Sige nga, pa-type na sa ating comment section. Bago ang lahat, ayan, basahin maganda rin ano, Tutor Ine, na makita natin yung mga modelo na ginawa nila para yung iba nating mga parents at mga sped teacher ay makakuha din ng idea kung paano makakagawa ng iba't ibang modelo ng Braille Cell. Opo, gamit po ang iba't ibang mga kagamitan. Be resourceful nga po na nakatumbas ng isang Braille Cell. Ayan, may pagbati po pala dito mula po kay Jonami Dacomos Acosta. Good morning po, watching from Divisor Elementary School, SDO Santiago City. At kay Ella Alicer, good morning po, watching from Divisoria din, Santiago City. At nandito din si Gemma Salantes. Good morning po, Teacher Elaine at Sir Noel. Si Paari po ito. Hello, Paari. Magandang umaga. Good morning. Nandito din po si Nell Steven Lopez. Good morning po. Watching from Divisoria Elementary School, SDO Santiago City. Tutor Noel, sabi po dito, ni Danny ay meron daw po siyang ginawa at pinadala daw po niya sa GC po natin. Parang hindi po ata nila ma-post sa ating comment section. Titingnan po namin yung gawa po ni Danny. Thank you, Danny. Sino pa ba dito ang nakagawa ng takdang aralin? Sa tulong at gabay po ng mga magulang, tulungan po natin silang gumawa ng kanilang modelo ng Braille Cell. Ayan, nakikita ko po yung gawa ngayon ni Danny. Magaling, Danny. Kaya lang din natin ma-post pa dito sa ating comment section. Morning din, Erica Manalastas at Sir Dan. Ayan, Tutor Noel, saan daw po isi-send? Ayan, pwede nilang i-personal message kay Tutor Elaine ngayon para maipakita natin kung kaya, Tutor Elaine. Kaya ba na maipakita ngayon? Or pwede kung kaya pong maipong sa comment section? Kung kaya pong maipong sa kaya comment po section, mas mabuti section? Pa-try po na po sa ating comment section ngayon para po makita naman po ng iba kung paano gumawa ng modelo ng Braille Cell. Ayan, meron din po dang gawa si Paari, Tutor Noel. Magaling. Mukhang handa na sila sa ating gagawing leksyon ngayon, Tutor Noel. Oo nga, handang-handa na sila. Gagamitin sa po natin yan, ha? Sa ating susunod na aralin ngayon. Parang ano na, parang ready-ready na kaya natin. Opo. Ayan, sige po. Kung ano po yung mga nakita namin mga assignment, ipo-collate po namin yan. Then ipipresent po namin yan sa mga susunod na aralin. Ayan, sa mga susunod po natin po ng, sessions, papakita ng po lahat natin. Ang inyong gawa. Ayan, bagong natin.
Opo, pag-aaralan na po natin ngayong umaga ang Braille Cell. Bago ang lahat, tatanungin muna kita, Tutor Noel, at para po malaman ng ating mga mag-aaral, ano nga ba ang Braille or Braille Cell? Okay. Ang Braille Cell ay ang mga dots na makikita sa ating mga Braille. Ito ay merong meron sa kanan, meron sa kaliwa. Meron siyang, kung napapansin nyo yung ating mga model, yung ating model ng Braille Cell, meron po siyang mga dots. Pero kung ano po yan, meron pong representation niya na pag-aaralan po natin sa mga susunod na aralin. Ito po, ayan po ay ang nakikita nyo po kasi ay yung model pa. Pero sa mga susunod po, gagawin na po natin yung mismo actual. No, ngayon po, ang gagamitin po muna natin ay lagi po tayong magmumula sa kaliwa tsaka sa kanan kasi po tayo ngayon ay nasa braille reading pa po. Wala pa po tayo sa writing kasi magkaiba po ang braille reading at braille writing. Ayan, kailangan alam po nila kung saan ang itaas, ibaba. Sige nga, itaas nyo nga yung kamay kahit hindi namin kayo nakikita, itaas nyo yung kamay. Ayan, ibaba. Itaas naman ang inyong kanang kamay. Kahit hindi namin kayo nakikita, gawin nyo nga ito mag-aaral. Tingnan lang natin kung alam nyo ba kung saan ang inyong kanan or right side. At ibaba naman ang inyong kanang kamay. Ngayon naman, itaas ang inyong kaliwang kamay or left side. Ayan, kailangan natin ang mga kaalamang yan sa ating pag-aaral sa ating Braille Cell. Ngayon, susuriin natin at kilalanin natin ang ating Braille Cell. Simulan natin, Tutor Noel, sa pagbilang. Bilangin okay, sige. Bilangin nga natin yung ating mga Braille Cell. Kung meron po kayong model, bilangin po natin yan. Bilangin natin ang dots ng ating Braille Cell. Sige nga, sabay-sabay ba tayo, Tutor Noel? Sige, sabayan natin sila, Tutor Noel. Okay. Magmula tayo sa kaliwa. Sige po. Isa. Sa. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Ayan, dito naman tayo sa kanan, Tutor Noel, sa taas, pababa. Apat. Sige, sa kanan naman tayo. Apat. Lima. Lima. At? Anim. Anim. Okay. Ilan lahat ang ating dots, mga bata? Pakitype nga sa ating comment section. Ilan lahat ang dots ng Braille Cell? Sige nga, tingnan nga natin ang inyong mga sagot. Bago yan, batiin ko muna si Ma'am May Ann Gabot Leodones. Good morning po. Watching from Rosa El Susano Elementary School, Spread VI, section, 6, Section Marila. Ayan, sumagot po dito si Kurt. No? Si Kurt. Sabi ni Kurt ay 6 dots. Ayan. Ano naman ang sagot ng ibang mga mag-aaral na kasama natin? Sabi naman ni Ella Alistair, 6 po. Or anim. Sabi ni Justin, 6. At kaparehas din ang sagot ni Danica Santiago, 6. At kay Eliza Jane at Trinio, 6 po. Ayan. Tama ba ang kanilang sagot, Tutor Noel, na may 6 na dots po ng Braille Cell? Yes, ayan. Sa kabuuan, mayroon tayong 6 na dots sa Braille Cell. Pero sige, Tutor Noel, suriin muli natin ang ating mga Braille Cell. Sige po. Ngayon ayan. Naman ay, tingnan natin. Ilan kaya ang dots sa taas? Okay, mga bata. Ayan, ilan ang dot na magkatabi sa taas, sa kanan, at saka sa kaliwa? Huwag niyo po muna, kung alam po ng iba yung pangalan, huwag po munang sabihin. Ibigay lang po sa atin kung ilan yung dots sa kanan at sa kaliwa na nasa taas na bahagi. Ayan, Tutor Noel, ang sagot po dito ni Danny ay 2 po. Very good. Ayan, meron pa pong iba? Ano naman po ang sagot ng ating ibang mag-aaral na nanonood ngayon sa ating live na pag-aaral sa Braille? Ilan ang dots na nasa taas ng ating Braille?
Okay po. Tingnan natin kung ano ang mga sagot. Nandiyan pa bang iba? Sabi po ni Erica Manalastas, ay 2. At sabi din ni Ella Alayser, ay 2 po. Ayan, dalawa daw po ang dots na nasa taas, Tutor Noel. Tama po ba? Okay, tama. Meron tayong dalawang dots sa taas. Ayan, puntahan naman natin sa gitnang bahagi. Tutor Eling, puntahan naman natin sa gitnang bahagi. Sa gitna. Tama din po ang sagot ni Elisa Jane at ni Neil Steven na dalawa o 2 po. Ngayon naman, ilan ang dots na nasa gitna? Bilangin nyo nga mga bata, gamit ang inyong mga modelo ng Braille cell na hawak ninyo ngayon, ilan ang dots na nasa gitna? Sabi po dito ni Jonah May Dacomos Acosta, 2 po. Sabi naman ni Ella Alistair ay 2 din po. Ayan, tama po ba na dalawa ang dots na nasa gitna, Tutor Noel? Yes, tama. Dalawa ang dots na nasa gitnang bahagi ng ating brain cell. Ayan, tama din ang sagot ni Kurt, ni Erica, at ni Danny, at ni Justin na dalawa or 2 ang dots na nasa gitna. Ngayon, Tutor Noel, dadako naman tayo sa dots na nasa ibaba or baba. Yes, ilan oo. Ilan titingnan natin o ating bibilangin, ano? Tingnan natin yung ating mga model or ating mga braille cell kung ilan yung dots na nasa pinakababang bahagi nito. Bilangin lang po muna natin. Opo. Sige nga, subukan nyo nga mag-aaral at gamitin ang ating comment section para sa inyong mga sagot. Ilan ang dots na nasa baba? Sabi po dito ni Francine Alizon Librado, 2 po. Sabi naman ni Kurt ay 2 din po. Ayan, parang ang gagaling ng ating mga mag-aaral. Ginagamit niyo ba ngayon ang inyong mga modelo ng braille cell? Ayan, sabi din ni Eliza Jane at ni Erica Manalastas, kasama si Danny at Ella Alistair, 2 po. Ayan, tama ba kayo sa Tutor Noel? Oo. Dalawa ang nasa babang bahagi ng braille cell. Ayan, tingnan naman natin, Tutor Eileen, yung nasa kaliwa, ilan kaya lahat iyon? Ayan, simulan natin sa mga dots na nasa kaliwa. Ilan ba ang dots na ating makikita sa kaliwang bahagi? Ayan, ang sagot po dito ni Jonah May, Dacomos Acosta at ni Elisa Jane at Eugenio ay 2 po. Tama po ba kanilang sagot, Tutor Noel? Ayan, siguro yan yung nasa babang bahagi pa yung ano, no? Yung nakikita ay natin sagot. Oo. Baka po yung sagot na nabasa ko ay yung kanina. Baka yung sagot pa kanina. Ayan, may sagot pala dito si Danica at si Erica at si Tudor, si Danny. Ang sagot po nila ay 3 po. Yun din po ang sagot ni Ella Alistair at ni Justin Adrian Reyes Romero na 3 or 3 po ang dots sa kaliwang bahagi ng braille cell. Tama din ang sagot ni Kurt at ni Eliza Jane at ni Jonah May. Tama po ba, Tutor Noel, na 3 po ang nasa kaliwa? Ayan po, 3 ang nasa kaliwang bahagi ng braille cell. Ayan, tingnan naman po natin, no, Tutor Eileen, yung nasa bandang kanan, mula taas ayan hanggang pababa. Kung 3 ang nasa kaliwa, ilan naman ang dots na nasa kanan, mga mag-aaral na nakikinig ngayon? Bilangin nyo nga, gamitin nyo nga ang inyong modelo ng braille cell. Ilan ang dots na nasa bandang kanan ng braille cell? Sabi po ni Paari, Tutor Noel, sabi niya ay 3 po. At sabi naman ni Ella Alistair, 3 din po. Tama po ba ang kanilang mga sagot, Tutor Noel? Ayan, sa kabuuan ay mayroong 3 dots sa kanang bahagi ng braille cell. Kaya ayan, sa kabuuan, tayo ay may 6 na dots sa braille cell. Opo, 6 lahat ang dots. Ngayon naman, subukan natin ang ating aktibidad sa umagang ito. Kung kayo ay nakagawa ng takdang aralin sa tulong ng modelo ng braille cell, tutukuyin kung natin kung ilang dots ng braille cell ang aming itatanong.
Muli po ay sagutin natin ang mga tanong na ito. Una, Tutor Noel ay... Ayan, sige. Tingnan natin kung ilang dots ang nasa... Kaliwa. Kaliwang bahagi ng brain cells. Ayan. Ayan, wala na po tayong clue na ibibigay. Wala po tayong clue ngayon, pero pwede niyo pong gamitin muli ang inyong mga modelo kung meron po kayong dyan na nagawa. Sabi po ni Prince at ni Francine Alayson, ni Danny, ni Francine at ni Kaiser Dapi ay tatlo daw po or three. Tutor Noel, tama po ba kanilang sagot? Yes, tama. Meron tayong tatlong dot sa kaliwang bahagi. Real set. Next. Ngayon naman sa pangalawa, ilan ang dots na nasa kanan bahagi ng ating braille cell? Sige nga, subukan nyo nga. Sabi dito ni Prince at ni Kurt at ni Ella Alizer, 3 po. Tama po ba, Tutor Noel, na tatlo din ang dots sa kanan? Yes, tayo ay may tatlong dots sa kaliwkan ng bahagi ng ating braille cell. Ayan, magaling mga bata. Dito naman tayo dadako sa pangatlong tanong. Sa pangatlo ilan naman po ang dots sa bandang taas? Sige nga, pwede ninyong gamitin muli ang inyong mga modelo ng braille cell para kayo ay makasagot sa ating tanong. Ilan ang dots na nasa taas? Ayan. Ilan? Bilangin natin kung ilan. Sabi dito ni Danny na ang dots na nasa taas po, pinakataas, ay 2. Sagot din po ni Justin Adrian Reyes ay may 2 dots po sa taas. Kasama ng sagot ni Ella at ni Francine Alison Lubrado. Tama po ba ang kanilang sagot, Tutor Noel, na may 2 dots sa taas? Yan, magagaling, no? Alam nila na merong 2 dots sa taas na bahagi ng braille cell. Ayan. Dito naman tayo sa pang-apat. Ilan naman ang dots sa gitnang bahagi ng braille cell? Sige nga. Tingnan natin ang inyong mga sagot. Gamitin ang comment section. Sabi dito ni... Pwede ninyo i-type muna ang pangalan ng mag-aaral para makilala namin kayo. Mention naman yung pangalan. Sabi po dito ni Ella, Alice, at ni Danny, 2 din daw po ang dots na nasa gitna. Tama po ba yun, Tutor Noel? Yes, oo. Meron tayong 2 dots sa gitnang bahagi ng braille cell. Ngayon naman, sa panglima, ilan ang dots na nasa baba? Gamitin ang ating comment section para sa inyong sagot. Ilan naman ang dots ng braille cell na nasa baba? Pwedeng gamitin muli ang inyong mga modelo ng braille cell para makasagot. Sabi po dito ni Danny, Tutor Noel, 2 po. 2 din ang sagot ni Ella Alizer. Tama po ba kanilang sagot kasama ni sagot ni Justin na 2? Tama po ba yung Tutor Noel? Ayan, tama yung kanilang sagot. Meron tayong dalawang dot sa baba ng braille cell. Kaya sa kabuuan, meron tayong 6 dots sa braille cell o 6 na dots ng braille cell. Ayan, meron tayong 6 na dots sa braille cell. Tandaan niyo lahat ng ating pinag-aralan, mga mag-aral, ha? Baka sa susunod po nating session ay pag-aaralan po natin muli ito. At tatanong po namin ito muli sa inyo. Ngayon, sa ating takdang aralin, pilalanin ang mga dots sa braille cell na ating pinag-aralan ngayon base sa inyong mga hawak na braille cell na actual braille. Pwede din po ang modelo ng braille cell. Ihanda po natin ang ating mga modelo o kaya actual talaga na braille cell. Ayan, Tutor Noel. Ayan po. I-remind lang po natin sila na lagi po tayo ngayon magmumula sa kaliwa papuntang kanan dahil po nasa braille reading part pa po tayo. Pero sa mga susunod, dadako na po tayo sa ating braille writing. Sa mga susunod po natin. Ayan, talagang nahanda na natin sila para sa braille writing.
Gusto rin natin ipaalam sa kanila na ngayon po, ngayon pong Biyernes ay ang ipinagdiriwang po natin ang International Day of Person with Disabilities in the Philippines. Tama, Tutor Noel? Opo, ayan. Kaya meron po tayong mga, siguro sa kanilang mga LGU or sa kanilang mga school, ay merong mga activities na hinanda para sa kanila. Or sa online, pwede po tayong umaten. Dahil po, hindi tayo lahat pwedeng lumabas. Kaya kung ano po yung mga activity natin, nawa po, lahokan natin ito. Ngayon po yung December 3, ngayong Biyernes na po yan, ang ating pagdiriwang para sa International Day of Person with Disabilities in the Philippines. Ayan, subukan natin silang tanungin, Tutor Noel, kung... Ayan, dahil dyan, meron tayong short trivia about sa visual impairment. Ayan, baka meron po sa inyong makasagot, no? Kung sino yung inventor ng ating ginagamit na braille system ngayon. Kasi ayan, dahil sa kanya, meron tayong ginagamit na braille system. Ayan, yung so, in general na lang po. Gamitin ang comment section para sa inyong mga sagot. Kung sino po ang naka-invento ng ating ginagamit na braille system or braille reading and writing way para po sa ating mga learners with visual impairment. Kilala niyo ba ito, mga mag-aral? Pagbibigay kasi ng premyo si Tutor Noel sa mga kasagot. Ayan. Bibigay po kami ng premyo sa makakasagot. Si ano nga po yung tanong, Tutor Noel? Ayan, sino po ang proponent or inventor ng ating braille system? Ayan, para nahihirapan yata ang ating mga learners. Sige, bigyan natin sila ng points, Tutor Elaine. Sige nga, Tutor Noel. Ayan, ayan, sino po ang inventor ng ating braille system or proponent? Ay, may una. Sagot pala si Danny, Tutor Noel. Okay. Baka tama yung sagot ni Danny. I-check muna natin. Itinerary. Sabi ni Danny daw ay si Louis Braille. Tama po ba ang kanyang sagot, Tutor Noel? Tama. Ayan. Sige, baka meron pang isa. Ayan. Meron pa bang sumagot din ng kagaya ng sagot ni Danny? Ayan. Para siya lang talaga makakatanggap ng premyo ngayon. Oo, sabi nga. Din pala ni Kurt. Nandiyan din si Kurt. Sabi niya ay Louis Braille. Ayan, tama ang mga okay, sagot ayan. Ni Danny. Okay, very good po, Kurt. No? Ayan, very good si Danny at saka si Kurt, no? Yung proponent saka inventor ng ating braille ay si Louis Braille. Pero yung ginagamit po natin sa Filipino Braille Code ay ang origin, ang isa po sa mga writer na niyan ay si Madam Gloria Mendoza, yung sa Filipino po. Pero in general po, internationally, yung proponent po ng ating English Braille Code ay si Louis Braille naman. Ayan, tandaan po natin yan mga mag-aral ha, na malaki po ang naging contribution ni Louis Braille. Yan din ang sagot ni Sir Ross David, Ella Elizer, Justin, Adrian Reyes Rojero. Muli po, sa susunod panoorin po natin ang Deaf Primary Level naman ngayong Thursday na po yan, kasama si Tutor Gretch at si Tutor Malu ng STO Quezon City. Samahan niyo po kami muli ang inyong mga paboritong Itulay Tutors, Sped Tutors, every Tuesday po yan upang matuto at mag-enjoy. Maraming salamat po sa lahat ng mga learners, mga magulang, mga guro na gumagabay sa ating mag-aaral na nakapanood po ngayon sa ating Level Up Session for Learners with Visual Impairment. Sana po makasama po namin kayo muli sa susunod po na linggo. Tutor Noel? Ayan, nagpapa-thank you tayo, no, Tutor Elaine, sa ating mga viewers na ganun na pala karami. Kami yung lawak ng ating naaabot. Mas lalo po kaming nagiging inspired, no? Na lalo pa pong pagbutihin ang pagbibigay ng libreng tutorial para sa inyo. So you are all our inspiration po para mas lalo pa po naming gawing kasiyasiya at ka-exciting yung ating mga susunod na mga session. So maraming salamat po. Ito po si Tutor Noel na nagsasabing stay safe and see you around next week. Paalam po! Salamat sa lahat ng mga nanonood ngayon! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasamang iyong mahusay na Itulay Tutor.
May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag EatLifeLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa EatLife!